Kamusta kayo mga tol? This week nga ay nag-declare na sa NBA draft sina Zion Williamson at Rui Hachimura na parehong top prospect ngayon sa NBA at pasok nga sa top 5 ng NBA mock draft. At sa mga susunod na linggo nga ay pwedeng sumunod na rin ang ibang mga top prospect para sa 2019 NBA draft. Habang si Kai Soto naman ay nagtitrain din sa US para din paghandaan ng NBA draft sa 2021 or 2022. Na as per nga sa former Gilas coach Raiko Toroman ay malaki ang chance na maging first round draft pick ito si Kai Soto sa NBA. So mga tol, ang i-check natin ngayon ay usapang pera. Kung magkano nga ba ang kontrata ng mga first round draft pick sa NBA. So bago nga yan mga tol, ang kontrata nga ng mga rookie sa NBA ay based sa salary cap ng liga na every year ay tumataas based sa dinideclare sa CBA at salary cap ng mga team. If ever na madrop ang isang player sa NBA, ang guaranteed na makukuha niya ay ang first 2 years na pasok nga sa rookie scale. Ang 3rd year niya ay magkakaroon siya ng option kung itutuloy niya ba ang kontrata or magsasign siya sa iba or isasign niya pa rin ba ng extension. At pag nakaabot siya ng 4th year ay magkakaroon na siya ng qualifying offers na magkakaroon siya ng increase na around 26% ng total salary niya. So mga tol, ito na nga yung base pay para sa mga rookies. Last year nga ay more than $6 million para sa first year at sa second year naman ay magkakaroon sila ng $8 million. Ito nga ay para sa first draft pick. Hindi nga pwedeng bumaba dyan yung pipirmahang kontrata ng mga players. Pero pwedeng tumaas, syempre based pa rin sa draft ranking nila. Ang top overall pick na si DeAndre Ayton ay nag-sign nga ng $8 million para sa first year at $9 million nga para sa second year niya. So mga tol, bakit nga ba mas malaki ang kontrata niya based sa binigay ko kaninang rookie scale? Diyan na nga papasok yung salary cap ng mga team at syempre kung gaano kagaling ang agent na kukunin ng mga players. Ang agent kasi ay pwede makakuha ng total na 20% ng total contract ng players. Syempre paglaki ng kontrata, paglaki ng makukuha ng isang agent. Bukod pa dyan, kung sakali makapasok sa postseason ang rookie na player ay pwede siyang bigyan ng bonus ng team na nag-draft sa kanya. Yan nga mga tol kung bakit yung ibang mga players ay target talaga na ma-drop sa first round or sa top 3 pick. Real talk mga tol, ang NBA ay business, so hahabulin ng mga players ang malaking kontrata talaga. So mga tol, kung sakali makapasok si Kai Soto sa first round ng NBA draft, ang minimum na pwede niyang makuha ay around $1.3 million. At pwede pang tumaas yan mga tol, since sa 2021 season ang base salary cap na binigay ng NBA ay around $118 million. Maidagdag ko lang mga tol, ang best team kay Kai Soto in terms of fan base sa NBA ay any team sa California kung saan nga maraming Pilipino na nasa around 1.5 million ang official listed. So mga tol, shoutout muna sa mga patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag niyo naman sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.